Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Pati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay nating pagsisihan ito sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din natin ang kanyang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagmamakasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba ang itinuro ko sa inyo.
Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita. Ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Hindi ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil.
Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami na kailang salita, huwag niyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Kung ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin sa linggong ito. Sa 11th linggo sa karaniwang panahon, tayo po ay ginaganyak ng Panginoon na tayo'y magpatuloy sa ating buhay panampalataya at sa buhay natin dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa ginagawa po natin, hindi tayo nakakalimot sa buhay panalangin natin. Lahat tayo'y nananalangin sa Kanya. Dahil ang buhay natin ay hindi po kaya natin ipagpatuloy kung wala ang grasya ng Diyos. At ang grasya ng Diyos na binibigay sa atin, ito'y pinapakinggan lamang ng Diyos sa pamamaraan na tayo ay marunong magdasal. Mga kapatid, sa pagdarasal natin, binibigyan natin ng pansin na tayo ay kumakapit, tayo umaasa sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang panalangin ay itinataas natin ang ating kaisipan, ang ating damdamin para sa Kanya. At tayo humihiling ng mabuting bagay na galing sa Kanya na kinakailangan natin sa araw-araw. Mga kapatid, ang panalangin ay nagbibigay kabutihan para sa atin at para sa iba. Kaya po ngayon, si Jesus ay nagpapaalala sa atin, huwag ninyong gayahin ang pananalangin ng mga hintil na napakaraming salita. Hindi po masamang maraming sinasabi tuwing tayo nananalangin sa Kanya. Pero sana sa ating mga salitang namumutawi sa ating mga bibig, sana nauunawaan natin at naiintindihan natin kung ano ito para sa atin. Minsan po kasi, ang dami nating inihiling, ang dami nating ipinagdarasal, pero hindi po natin nauunawaan kung itong mga ito ay ikabubuti natin sa ating buhay panampalataya at sa buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Akala po natin ito'y ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ibinibigay na panalangin ng Diyos sa atin, yung ikabubuti natin, yung ikakaayos natin. Hindi lahat na ating iniisip na binabanggit natin sa ating panalangin ay pinagbibigyan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, suriin po natin ngayon kung paano po tayo nananalangin sa ating Panginoon. Kaya si Jesus ngayon, tinuturuan tayo ng isang modelong panalangin na gayahin natin araw-araw. At tunay nga mga kapatid, sa ating pagdarasal, sa pinakamataas na uri ng panalangin ng banal na misa, hindi nawawala ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin. At sigurado po ako sa ating lahat dito,
Nawa, ano po, sa ulo po natin ito, sa ating mga puso na ating binabanggit araw-araw. Marami pong nagdarasal nito. Ano po, kung bibilangin siguro sa araw na ito, sa araw-araw, milyon ang nagsasabi ng mga ito o binabanggit ang panalangin ito. Mga kapatid, paano po tayo nagdarasal sa ating Panginoon? Tinuturuan po tayo ngayon. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, ganito kayo manalangin. Amang nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin at sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Mga kapatid, itong bahaging ito, ito ay hinihiling sa atin. Pagkilala natin sa ating Panginoon. Pagkilala natin sa ating Ama. Sambahin natin at purihin natin sa Kanyang kadakilang ibinibigay sa atin. Ang Kanyang kalooban nawa ang masunod sa ating buhay. Mga kapatid, minsan ito ay hindi nangyayari sa ating panalangin. Ang dami-dami nating pinapanalangin. Parang gusto natin, ang loob natin ang masunod. Pinapaalala sa atin ngayon. Kumbaga mga kapatid, ipipresent lang po natin ang ating panalangin at sa kalaunay, Panginoon, ang iyong kalooban ang masunod. At alam ko po at naniniwala ako sa iyong kalooban, ikabubuti ko ang ibibigay mo sa akin. Mga kapatid, sa ganung pamamaraan, pagkilala sa ating Panginoon, kalooban ng Diyos nawa ang ating sundin. Hindi po ibinibigay ng Diyos sa atin na ikasasama natin at ikahihirap natin. Minsan po kasi, ang panalang itinutugon sa atin, ayaw natin tanggapin. Mga kapatid, iyan ang kalooban ng Diyos. Kalooban nawa ang mamutawi at sundin natin sa ating buhay. At magpatuloy po tayo sa panalang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Hindi po tayo mabubuhay kung wala ang biyaya ng Diyos. Kahit anong lakas natin, anong gatalino natin, anong diskarte sa buhay natin, hindi yan mapangyayari kung tayo hindi dumudulog sa Kanya. Kaya po, sa panalangin natin, ito po ang madalas nating hinihiling sa ating Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Kumbaga mga kapatid, lahat ng pangailangan natin, bigay mo po sa amin. Nandoon ang grasya ng Diyos. Nandiyan ang grasya ng Diyos. Pero mga kapatid, tingnan natin, iyan ay sapat para sa iyo, para ikabubuti mo, hindi ikasasama mo sa buhay mo. Mga kapatid, iyan ang ating tingnan sa ating buhay. Sa panalangin itinuturo sa atin ngayon, humihingi tayo ng biyaya. Sana tayo ay mapabuti. Sana tayo ay mapaayos. Sana tayo ay patungo sa palandas ng ating Panginoon. At ang sunod po, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito yata ang ating nakakalimutan sa pagdarasal. Palagi tayong humihingi, palagi tayong naglilitanya ng ating panalangin, pero yung pagpapatawad sa ating Panginoon na hinihingi para tayo'y bigyan ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos, nakakalimutan yata natin, mga kapatid. Mga kapatid, paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, may pagkakasala tayo sa buhay natin. Lahat tayo may kahinaan at sa kalaunay, ito'y nagiging kasalanan na minsan hindi po natin inaamin sa ating mga sarili-sarili. Sabi po sa panalang itinuro sa atin ngayon, hingiin natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon sa ating mga ginawang mga kasalanan. At kung ganun mga kapatid, ibinibigay din natin ito sa ating kapatao natin. Ito ang buhay nating lahat. Ito ang buhay natin na binubuo ng isang magandang panalangin. Pagkilala sa kaharian o kapangyarihan ng Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, tumatanggap ng biyaya ng Diyos, at marunong humingi ng tawad, at marunong ding magbahagi ng pagpapatawad sa iba.
Iyan ang buong buhay natin sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ito ang ating ipinapanalangin, nawa, nauunawaan natin at isinasabuhay natin ito. Huwag po natin itong ipagdasal o magbukas sa ating mga bibig na mechanical, yung parang may recite lamang, mabigkas lang yung mga ito. Kung dadahan-dahanin po natin ang mga ito, may pagpapakahulugan sa atin. At ito'y tumatalima na po sa ating sarili. Sana tumugon tayo doon. Ito'y sana isang panawagan ng Diyos sa atin. Dahil sabi ko po kanina, sa buhay ng tao, hindi maihiwalay ang buhay panalangin. Ano man ang ating pinaniniwalaan sa buhay reliyoso, tayo'y nananalangin pa rin. Iba't ibang pamamaraan. Pero ngayon, binibigyan tayo ng konkretong isang modelo kung paano tayo nananalangin sa ating Panginoon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa ating pangkaraniwang buhay araw-araw, ang panalangin itong tumataplak sa ating isipan at sa ating damdamin, nawa magbigay o mabigyan natin ng kahulugan at pagsasabuhay araw-araw. Patungo sa ating Poong Jesus Nazareno, bit-bit natin ang ating mga panalangin. Huwag nating kakalimutan, sa dulo ng ating mga panalangin, ang sasambitin natin, Panginoon, ang iyong kalooban nawa ang masunod sa amin. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama, na matatag na pag-asa nating dalhin ang ating mga hinaing. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at dakilaan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na panalangin o mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyo, sa iyong pagmamahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at
alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang sa tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob, sangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong pinapahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhot po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras.
kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit iyong na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di ningit. Alam kong nasa tabi kita, ang inoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Abutin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako'y may makalipad sa dulong dagat na padpad. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Paalaala, June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ikalas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advíncula, D.D. Arzobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon, naiikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pagkakaisa, pakikisa sa tanang naritong naikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga iman at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na mga pangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating malapagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanabin, pinipinturo kanabin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanabin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin.